Magandang araw, Davao de Oro. Isa mapagpalang araw sa mga tagapakinig ng Radyo G Eskwela, lalo na sa mga ginigiliw na may mag-aaral sa ikalawang baitang. Ito ang inyong paaralang panghimpapawid sa Pilipino. Nagagalak kaming makasama kayong muli sa ating pag-aaral sa pamamagitan ng radyo. Ako ang inyong lingkod, Teacher Abigem S. Grapani, mula sa Compostela Central Elementary School SPED Center, Compostela East District, Sangay ng Davao de Oro. At kasama ko naman si... Ako naman po si Teacher Maribeth V. Gokong, mula sa Compostela Central Elementary School SPED Center. Masaya kaming makasama kayong muli sa ating talakayan ngayong umaga. Diba, Teacher Beth? Oo nga, Teacher Abby. Kawili-wili ang ating talakayan ngayong umaga. Siguruhin ninyong kayo ngayon nasa komportabling lugar at maayos na nakakapakinig ng ating broadcast. Kayo ba'y nakapagtanghalian na? Mabuti naman kung tapos na, para masaya kayong makapakinig ng ating talakayan ngayong umaga. Handa na ba kayo, mga bata? Sa puntong ito, nais kong kunin ninyo ang inyong module para sa leksyon ukol sa paglalarawan ng mga elemento, tauhan, tagpuan, banghay, kaisipan, wakas, at mga bahagi ng maikling kwento. Panimula, kasukdulan, kalakasan, katapusan. Gaya ng nabanggit ni Teacher Beth kanina, ang ating leksyon ngayong araw ay tungkol sa paglalarawan ng mga elemento, tauhan, tagpuan, banghay, kaisipan, at wakas, at bahagi ng kwento, panimula, kasukdulan, kalakasan, at katapusan. Kunin niyo na ang inyong module para rito, para masundan ninyo ako. Sa lahat ng mag-aaral sa ikalawang baitang, ito na po ang ating aralin bilang lima sa ikalawang quarter. Mga bata, bago ang ating aralin, buksan ang inyong module sa pahina 1-3 upang subukin ang inyong naunang kaalaman. Mga bata, handa na ba kayong sagutan ang mga katanungan? Ang panuto ay, basahin at unawaing mabuti ang maikling kwento. Basahin at sagutin ang sumusunod. Piliin at isulat ang titik ng tamang sagot sa sagutang papel. Ang pamagat ng kwento ay Bakasyon Na ni Arceli V. Balmeo. Maganda ang sikat ng araw. Masayang masaya ang magkapatid na Myla at Carlo. Espesyal ang araw na iyon para sa kanilang mag-anak dahil wala nang pasok ang mga bata. Magbabakasyon sila sa probinsya ng kanilang magulang sa Baler, Aurora. Malapit iyon sa dagat at sariwa pa ang hangin. Nagbaon sila ng pagkain, sakaling gabihin sila sa daan. Nagluto ng adobong baboy at kanin ang kanilang nanay. Isinakay na nila lahat ng kanilang gamit sa kanilang sasakyan. Subalit, napansin ni Mang Nestor na flat ang isang gulong nito. Kaya, dali-dali niyang kinuha ang reserba sa likod at pinalitan. Maya-maya pa ay natapos na ito. Masayang naglakbay ang mag-anak. Tanghali na nang makarating sila sa probinsya ng Baler, Aurora. Dahil malapit sila sa dagat, ay kaagad nagpaalam ang kanilang mga anak na maliligo sila pagkatapos kumain. Basta, mag-iingat lang palagi at huwag gagawi sa malalim na bahagi. Paalala ni Mang Nestor. Opo, sagot ng dalawang bata. Inihanda na ng kanilang nanay ang pagkain at sabay-sabay silang nananghalian. Masayang nagmamasid ang kanilang tatay at nanay habang sila ay lumalangoy sa dagat. Nang mapagod ay, bumalik na sila ng bahay at muling kumain. Masayang masaya ang magkapatid. Unang tanong,
Sino ang pangunahing tauhan sa kwento? Uulitin ko. Sino ang pangunahing tauhan sa kwento? A. Carlo at Mang Nestor, mga magulang. B. Mang Nestor at ang ama. C. Myla at Carlo, mga magulang. D. Myla at Mang Nestor, mga magulang. Tama! Ang tamang sagot ay titik D. Myla at Mang Nestor, mga magulang. Ikalawang tanong. Ano ang nararamdaman ng magkapatid? Uulitin ko. Ano ang nararamdaman ng magkapatid? A. Mahina. B. Malungkot. C. Masarap. D. Masaya. Tama! Titik D. Masaya. Ikatlong bilang. Paano nasolusyunan ang kanilang suliranin? Uulitin ko. Paano nasolusyunan ang kanilang suliranin? A. Kumain ng tanghalian ang magkapatid. B. Naligo sa tabing dagat ang magkapatid. C. Pinalitan ni Mang Nestor ang flat na gulong. D. Umuwi sila sa bahay ni Mang Nestor. Tama! Titik C. Pinalitan ni Mang Nestor ang flat na gulong. Ikaapat na bilang. Ilarawan ang lugar na kanilang pinuntahan. Uulitin ko. Ilarawan ang lugar na kanilang pinuntahan. A. Malapit sa dagat at sariwa ang hangin. B. Malapit sa ilog at sariwa ang hangin. C. Malalim ang dagat at sariwang isda. D. Mayaman sa mga pananim. Tama! Titik A. Malapit sa dagat at sariwa ang hangin. Ikalimang bilang. Anong damdamin ang namamayani sa buong kwento? Uulitin ko. Anong damdamin ang namamayani sa buong kwento? A. Kalungkutan. B. Kapayapaan. C. Kasawian. D. Kasiyahan. Tama! Ang tamang sagot ay titik D. Kasiyahan. Wow! Magaling! Naaalala niyo pa ang inyong natutuhan. Ngayon, balikan natin ang inyong nakaraang leksyon. Ano ang dapat tandaan sa pagbibigay ng susunod na mangyayari sa kwento? Uulitin ko, ano ang dapat tandaan sa pagbibigay ng susunod na mangyayari sa kwento? Tama! Sa pagbibigay ng susunod na mangyayari sa kwento, dapat angkop ang kasanayan sa paghihinuha at pagbibigay ng kasalukuyang nadarama, iniisip, katangian o nangyayari batay sa paglalarawan ng mga detalye sa isang sitwasyon. Mga bata, bago tayo magpatuloy, sagutin natin ang inyong nakaraang leksyon na nasa pahina 4 hanggang 5 ng inyong module. Ang panuto ay, basahin at unawain ang kasunod na sitwasyon. Tukuyin ang susunod na maaaring mangyari gamit ang mga pahiwatig sa bawat bilang. Piliin at isulat ang titik ng tamang sagot sa sagutang papel. Unang bilang. Maaga pa lang ay gising na si Mang Pablo. Dala-dala niya ang pala at punlang okra. Pupunta siya sa bukid. Uulitin ko. Maaga pa lang ay gising na si Mang Pablo. Dala-dala niya ang pala at punlang okra. Pupunta siya sa bukid. A. Baka magtatanim siya.
B. Baka mangingisda siya. C. Baka maliligo siya. D. Baka aani siya. Tama! Ang tamang sagot ay titik A. Baka magtatanim siya. Ikalawang bilang. Mahusay sa pagguhit si CJ. Siya ang napiling sumali sa patimpalak. Alam ng guru mo na kaya niya itong gawin. Uulitin ko. Mahusay maguhit si CJ. Siya ang napiling sumali sa patimpalak. Alam ng guru mo na kaya niya itong gawin. A. Siguro maiinis siya. B. Siguro magtatago siya. C. Siguro hindi na lang sasali. D. Siguro ay ipapakita ni CJ ang galing niya sa pagguhit. Tama! Titik D. Siguro ay ipapakita ni CJ ang galing niya sa pagguhit. Ikatlong bilang. Araw-araw ay kumakain si Danzel ng mga gulay at prutas. Maaga rin siyang natutulog. Bilin ito ng mga magulang niya sa kanya. Uulitin ko. Araw-araw ay kumakain si Danzel ng mga gulay at prutas. Maaga rin siyang natutulog. Bilin ito ng mga magulang niya sa kanya. A. Marahil ay para maging masaya siya. B. Marahil ay para lumakas at lumusog siya. C. Marahil ay para matulog siya ng maghapon. D. Marahil ay para manghina ang katawan. Tama! Ang tamang sagot ay titik B. Marahil ay para lumakas at lumusog siya. Wow! Magaling! Naaalala niyo pa ang inyong nakaraang leksyon. Maaaring ipagpatuloy niyo ang pagsagot sa balikan bilang 4 hanggat 5 maya-maya. Mga bata, bago natin tuklasin ng ating bagong aralin, may mga salita akong babasahin na hango sa teksto. Ito po ang mga elemento ng maikling kwento. Una, tauhan. Uulitin ko, tauhan. Ibig sabihin, ito ay tumutukoy sa nagsisiganap sa maikling kwento. Ikalawa, tagpuan. Uulitin ko, tagpuan. Ibig sabihin, ito ay tumutukoy kung anong panahon, oras, at saan naganap ang maikling kwento. Ikatlo, banghay. Uulitin ko, banghay. Ibig sabihin, ito ay tumutukoy sa pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa maikling kwento. Ika-apat, kaisipan. Uulitin ko, kaisipan. Ibig sabihin, ito ang mensahe o ang kakintalang maiiwan sa isip ng mambabasa. Ika-lima, wakas. Uulitin ko, wakas. Ibig sabihin, ito ay tumutukoy kung paano nagwakas o natapos ang maikling kwento. Ito naman po ang ilang bahagi ng maikling kwento. Una, panimula. Uulitin ko, panimula. Ibig sabihin, dito kadalasang pinapakilala na ang mga tauhan ng maikling kwento. Ikalawa, kasukdulan. Uulitin ko, kasukdulan. Ibig sabihin, dito makakamtan ng pangunahing tauhan ang katuparan o kabiguan ng kanyang ipinaglalaban o suliranin. Ikatlo, kalakasan. Uulitin ko, kalakasan. Ibig sabihin, dito mabibigyan ng solusyon mabuti man o masama ang suliranin ng pangunahing tauhan. Ika-apat na bilang, wakas. Uulitin ko, wakas. Ibig sabihin,
Ito ang resolusyon o ang kahihinatnan ng maikling kwento. Mga bata, gusto niyo na bang mapakinggan ang kwento? Bago natin pakinggan ang kwento, may mga gabay na tanong na dapat ninyong sagutin. Una, sino ang pangunahing tauhan sa kwento? Uulitin ko, sino ang pangunahing tauhan sa kwento? Ikalawa, paano nagsimula ang kanilang suliranin? Uulitin ko, paano nagsimula ang kanilang suliranin? Ikatlo, ano ang katangian ng mga manggagawa ni Mang Pedrin? Uulitin ko, ano ang katangian ng mga manggagawa ni Mang Pedrin? Ikaapat, ano ang naramdaman nila nang manalanta ang bagyo? Uulitin ko, ano ang naramdaman nila nang manalanta ang bagyo? Ikalima, ilarawan ang naging damdamin ng mga tauhan sa wakas ng kwento. Uulitin ko, ilarawan ang naging damdamin ng mga tauhan sa wakas ng kwento. Mga bata, nakakita na ba kayo ng malahiganting parol? Kailan natin ito kadalasang makikita? Tama! Tuwing pagsapit sa buwan ng Pasko. Nasubukan niyo na bang nakagawa nito? Magaling! Ito'y magandang katangian ng isang bata. Ngayon, handa na ba kayong pakinggan ng kwento? Yes, teacher! Okay, sige. Mapakinggan ninyo ang kwento na may pamagat, Magandang Balita. Pagkatapos ng ilang paalala. The Radyo Z Eskwela Program of the Division of Davao de Oro is being brought to you by Nueda Builders Construction and Supply Incorporated, Maverick Builders Incorporated, Mitch Construction and Supply, Archicons Architectural Construction and Supply, DB Construction and Supply, Hanaway Builders Corporation, Phoenix Corvada Tagum Gasoline Station, Master Construction and Supplies, Mackenzie Builders, GP&H Construction Incorporated, Metro Gear Construction Corporation, NEN Builders and Development Services Corporation, Max Mays Enterprises Incorporated, We Inc. Construction Company, Rangay Construction and Supply, East Sussex Enterprise, WM Construction, Councilor Boogie and Ms. Marjorie Vertodazo, Icon Builders and Supply, and Apex Mining Company Incorporated. Nagbabalik tayo sa ating paaralang pamimpapawid sa ikalawang baitang Pilipino. Gusto niyo na bang mapakinggan ang kwento? Yes, teacher! Ihanda ang sarili. Magtuon ng tamang pansin sa pinakinggan at tandaan ang mga bagay na napakinggan. Narito ang kwento na may pamagat na Magandang Balita. Sa bayan ng San Fernando, Pampanga, sa Rehiyon 3, nagsimula ang paggawa ng malahiganting parol. Linggo ng umaga, malamig ang panahon sa paggawaan ng parol ni Mang Pedring habang kinakausap niya ang ilang tauhan dito. Magandang umaga sa inyo. Malapit na bang matapos ang order ng mga parol ni Ginang de la Cruz? Mayayari po bago matapos ang buwang ito. Mainam naman po at maraming umu-order sa atin ngayon, lalo na at papalapit ang Pasko. Malaking tulong na rin po ito sa pamilya namin. Iyon ay dahil sa sipag at yaga ninyo. Wala rin kayong sinasayang na oras. Umasa po kayo, lalo pa naming pagbubutihin ang aming ginagawa. Huwag na po sanang mauulit ang nangyari noong isang taon. Nalugi ang paggawaan at naapektuhan ang lahat ng manggagawa dahil sa bagyo. Nakalulungkot man pong isipin ay marami talaga ang napinsalang ari-arian. Huwag kayong mag-alala. Babawi tayo ngayon upang lahat ay maging masaya sa Pasko. Siya nga pala, may maganda akong balita.
Nakausap ko ang pamahalaang lokal na kung sakaling mangyari uli ang ganoong sakuna, ay mabibigay sila ng suporta sa pagawaan at sa bawat pamilyang apektado. Masayang pagbabalita ni Ma'am Pidring. Naku! Maraming salamat po sa magandang balita! Sabay-sabay na sagot ng mga manggagawa. Kami po ay babalik na sa trabaho. Maraming salamat po uli sa magandang balita. Maraming salamat po, Panginoon, at dininig mo ang aming kahilingan. Naisaloob ni Ma'am Pidring habang papalabas ng paggawaan. Narinig ninyo kanina ang kwento. Natutuhan natin na nakatutulong ang mga elemento at ang bahagi ng maikling kwento sa paglalarawan ng mga pangyayari sa buhay ng pangunahing tauhan. Nakatutulong itong makapag-iwan ng mensahe o kakintalan sa isip ng mambabasa. Enjoy, di ba? Mga bata, nariyan pa ba kayo? Sana'y naunawaan ninyo ang napakinggang kwento. Kung may hindi kayo nauunawaan, maaaring balikan nyo ang inyong mga notes at tingnan ang inyong natutuhan. Magkakaroon tayo ng recap sa ating napag-usapan maya-maya. Sa bayan ng San Fernando, Pampanga, sa Rehiyon 3, nagsimula ang paggawa ng malahiganting parol. Linggo ng umaga, nakikipag-usap si Mang Pidring sa kanyang mga tauhan sa paggawaan kung malapit na bang matapos ang order ni Ginang de la Cruz. Masaya ang kanyang mga tauhan sa paggawaan dahil sa dami ng umorder sa kanila ng parol. Sa papalapit na ang Pasko. Malaking tulong na rin ito sa kanilang pamilya dahil sa kanilang sipag, tiyaga at walang oras na sinasayang, masaya si Mang Pidring sa kanilang ipinakita. Pinagbutihan ng kanyang mga tauhan ang kanilang mga gawain. Natatakot ang mga ito sa nangyari sa nakaraang taon. Nalugi at naapektuhan ang manggagawa sa malaking pinsala dulot ng bagyo. Huwag kayong mag-alala. Babawi tayo ngayon upang ang lahat ay maging masaya sa Pasko. Ayon kay Mang Pidring, masaya ang mga tauhan sa dala niyang balita na magbibigay suporta ang pamahalaang lokal sa paggawaan at sa bawat pamilyang apektado kung mangyari uli ang sakuna. Nagpapasalamat si Mang Pidring sa Panginoon at dininig ang kaniyang kahilingan. Oh, hindi ba? Kayang-kaya na nating ilarawan ang mga pangunahing pangyayari sa buhay ng pangunahing tauhan at ang buong pangyayari sa maikling kwento gamit ang mga elemento at ang mga bahagi nito. Handa na ba kayong sagutin ang mga tanong sa teksto? Magaling! Buksan niyo na ang inyong module sa pahina 6-8. Sundan niyo ako para sagutan ang mga gawain mula bilang 1-5 ng inyong module. Ang panuto ay, basahin at sagutin ang sumusunod na mga tanong. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Una, sino ang pangunahing tauhan sa kwento? Uulitin ko. Sino ang pangunahing tauhan sa kwento? Tama! Ang tamang sagot ay si Mang Pidring. Ikalawa, paano nagsimula ang kanilang suliranin? Uulitin ko. Paano nagsimula ang kanilang suliranin? Tama! Ang tamang sagot ay nang magkaroon ng bagyo. Ikatlo, ano ang katangian ng mga manggagawa ni Mang Pidring? Uulitin ko. Ano ang katangian ng mga manggagawa ni Mang Pidring? Tama! Masipag at tiyaga. Ikaapat, ano ang naramdaman nila nang manalanta ang bagyo? Uulitin ko. Ano ang naramdaman nila nang manalanta ang bagyo?
Tama! Ang tamang sagot ay malungkot. Ikalima, ilarawan ang naging damdamin ng mga tauhan sa wakas ng kwento. Uulitin ko, ilarawan ang naging damdamin ng mga tauhan sa wakas ng kwento. Tama! Ang tamang sagot ay masaya. Mga bata, upang mapagtibay ninyo ang inyong kaalaman, sagutin natin ang nasa pahina 9-10 ng inyong module upang mapagtibay ang inyong pangunawa at mga kasanayan sa paksa. Handa na ba kayo? Ang panuto ay basahin at unawain ang maikling kwento. Pagkatapos, sagutin ang kasunod na mga katanungan. Isulat ang sagot sa sagotang papel. Ang pamagat ng kwento ay matibay nga. Kagagaling lang ng magkaibigang La Arnie at Nancy sa palengke nang mapagkwentuhan nila ang biniling tsinelas ni La Arnie. Mainit na talaga ang panahon ngayon, wika ni La Arnie. Oo, sobra, sagot ni Nancy. Alam mo, sabi ng tendera, matibay raw ang tsinelas na nabili ko sa kanya dahil gawa sa gapan. Mahusay ang pagkakagawa kaya matagal kong gagamitin, pagkukwento ni La Arnie. Tama ang sinabi niya, sagot ni Nancy. Hindi tulad ng huli kong binili, ang bilis nasira. Natapilok lang ako sa malaking bato, inalagot agad ang dahon. Inis na sagot ni La Arnie. Itong tsinelas na suot ko ngayon ay gawa sa gapan. Itong tsinelas na suot ko ngayon ay sa gapan ko rin nabili. Mayo pa na mabili ko ito. Tingnan mo, 4 na buwan na ang nakalipas ay buo pa rin, nakangiting lahad ni Nancy. Ang mga tsinelas nila ay gawa sa matitibay na goma at orihinal ang pandikit. Hindi rin basta-basta ang mga disenyo nila. Tatak Pinoy talaga. Kaya sila naman ang tinaguriang tsinelas kapital ng Pilipinas. Dagdag pa nito. Sige, sasabihin ko rin sa ibang kaibigan ko na yaring gapan ang bilhin nilang tsinelas. Matibay na, maganda pa. Sabay na naglakad ang dalawa papalayo sa kanilang kinatatayuan. Unang tanong. Anong katangian ang ipinakita ng tendera? Uulitin ko. Anong katangian ang ipinakita ng tendera? Tama! Ang tamang sagot ay katapatan. Ikalawang tanong. Anong ang naging suliranin ng pangunahing tauhan? Uulitin ko. Ano ang naging suliranin ng pangunahing tauhan? Tama! Ang tamang sagot ay tungkol sa nasirang tsinelas. Ikatlong tanong. Paano ipinihayag ni La Arnie at Nancy ang kanilang damdamin? Uulitin ko. Paano ipinihayag ni La Arnie at Nancy ang kanilang damdamin? Tama! Ang tamang sagot ay masaya. Ika-4 na tanong. Ilarawan ang panahon sa kwento. Uulitin ko. Ilarawan ang panahon sa kwento. Tama! Ang tamang sagot ay mainit. Ika-5 tanong. Paano nagwakas ang kwento? Uulitin ko. Paano nagwakas ang kwento? Tama! Ang tamang sagot ay naiinis. Mga bata, maaaring ipagpatuloy nyo ang pagsagot sa mga gawain na nasa pahina 11-21 ng inyong module pagkatapos ng ating talakayan maya-maya. Upang mabuo ang kaisipan,
sagutin ang mga katanungan sa pahina 22. Ang panuto ay, punan ng tamang sagot ang mga patlang. Piliin sa loob ng kahon ang sagot at isulat sa sagutang papel. Ang mga salita na nasa loob ng kahon ay banghay, kaisipan, tagpuan, tauhan, at wakas. Uulitin ko. Ang mga salita na nasa loob ng kahon ay banghay, kaisipan, tagpuan, tauhan, at wakas. Unang tanong. Ito ay tumutukoy sa nagsisiganap sa kwento. Uulitin ko. Ito ay tumutukoy sa nagsisiganap sa kwento. Tama! Ang tamang sagot ay tauhan. Ikalawang tanong. Ito ay tumutukoy kung saan naganap ang kwento. Uulitin ko. Ito ay tumutukoy kung saan naganap ang kwento. Tama! Ang tamang sagot ay tagpuan. Ikatlong tanong. Ito ay tumutukoy sa pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa kwento. Uulitin ko. Ito ay tumutukoy sa pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa kwento. Tama! Ang tamang sagot ay banghay. Ikaapat na tanong. Ito ang mensaheng naiiwan sa isipan ng mambabasa. Uulitin ko. Ito ang mensaheng naiiwan sa isipan ng mambabasa. Tama! Ang tamang sagot ay kaisipan. Ikalimang tanong. Ito ay tumutukoy kung paano nagwakas o natapos ang maikling kwento. Uulitin ko. Ito ay tumutukoy kung paano nagwakas o natapos ang maikling kwento. Tama! Ang tamang sagot ay wakas. Mga bata, ano-ano ang mga elemento ng maikling kwento? Uulitin ko. Ano-ano ang mga elemento ng maikling kwento? Magaling! Ang mga elemento ng maikling kwento ay ang sumusunod. Tauhan, tagpuan, banghay, kaisipan, at wakas. Paano ito nakakatulong sa isang kwento? Uulitin ko. Paano ito nakakatulong sa isang kwento? Magaling! Nakakatulong ito sa paglalarawan ng mga pangyayari sa buhay ng pangunahing tauhan at nakakatulong din itong makapag-iwan ng mensahe o kakintalan sa isip ng mambabasa. Ano-ano ang mga bahagi ng maikling kwento? Uulitin ko. Ano-ano ang mga bahagi ng maikling kwento? Magaling! Ang mga bahagi ng kwento ay ang sumusunod. Panimula, kasukdulan, kalakasan, at wakas. Paano nakakatulong ang mga bahaging ito? Uulitin ko. Paano nakakatulong ang mga bahaging ito? Magaling! Nakakatulong ito sa pamamagitan ng pagpapahayag ng mga mahalagang impormasyon kung saang bahagi makikilala ang mga tauhan, mga kaganapan, suliranin o ang maging wakas ng kwento. Mga bata,
Maaaring sagutin ang nasa pahina 23 ng inyong module maya-maya upang maisalin ang bagong kaalaman o kasanayan sa tunay na sitwasyon o realidad ng buhay pagkatapos ng ilang paalala. The Radyo Z Eskwela Program of the Division of Davao de Oro is being brought to you by Nueda Builders Construction and Supply Incorporated, Maverick Builders Incorporated, Mitch Construction and Supply, Archicons Architectural Construction and Supply, DB Construction and Supply, Hanaway Builders Corporation, Phoenix Corvada Tagum Gasoline Station, Master Construction and Supplies, Mackenzie Builders, GP&H Construction Incorporated, Metro Gear Construction Corporation, NEN Builders and Development Services Corporation, Max Mays Enterprises Incorporated, We Inc. Construction Company, Rangay Construction and Supply, East Sussex Enterprise, WM Construction, Councilor Boogie and Ms. Marjorie Vertodazo, Icon Builders and Supply, and Apex Mining Company Incorporated. Nagbabalik tayo sa ating paaralang panghimpapawid sa ikalawang baitang Filipino. Handa na ba kayo mga bata? Galingan nyo ha! Dito masusukat ang antas ng pagkatuto ninyo sa paggamit ng natutuhang competency. Ang panuto ay basahin at unawain ang kasunod na maikling kwento. Sagutin ang mga tanong. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Ang pamagat ng kwento ay ang mag-anak na langgam. Tag-ulan na naman. Ang mag-anak na langgam ay abala sa paghahakot ng pagkain at hinahakot nila ito papunta sa kanilang lungga. Huwag kayong mag-iiba ng daan patungo sa ating lungga. Dahil sa may gawing kaliwa ay may kanal, sabi ni Amang Langgam. Hindi po kami lalayo, sabi ni Muning Langgam. Abala sa paghahakot ng pagkain ang bawat isa. Kaya hindi nila napansing ang bunsong langgam ay unti-unting humiwalay sa pila. Nakakapagod naman ang paghahakot ng pagkain. Hindi pa naman umuulan ay naghahanda na kami, sabi sa sarili ng bunsong langgam. Buti pa'y maghahanap ako ng mas masarap na pagkain. Maya-maya ay nakakita siya ng isang candy na malapit sa kanal na ipinagbabawal na puntahan ng kaniyang ama. Siguro naman ay hindi ako mahuhulog sa kanal kung dahan-dahan kong kukunin ang candy. Sa kasabikan niyang makuha ang candy ay hindi niya napansin ang sinulid kaya sumabit ang kanyang paa. Nawalan siya ng panimbang at tuloy-tuloy na nahulog sa kanal. Hindi mapakali ang amang langgam nang hindi niya makita ang kanyang bunsong anak sa pila. Dali-dali siyang umalis upang ito'y hanapin hanggang sa siya'y mapadako sa kanal. Pagtingin niya, sa ibaba ay nakita niyang nakalutang sa tubig ang kanyang bunsong anak. Sa takot na matangay sa agos ang kanyang anak, ay agad-agad niya itong tinulungan. Pagkatapos ay niyakap ng mahigpit si bunsong langgam sabay bulong na, "Anak, palagi kang mag-iingat para hindi ka mapahamak." Unang tanong, sino ang pangunahing tauhan sa kwento? Uulitin ko, sino ang pangunahing tauhan sa kwento? A. Ang mag-anak na langgam. B. Si Amang Langgam. C. Si Munting Langgam. D. Si Bunsong Langgam. Ikalawang tanong,
anong panahon naganap ang kwento? Uulitin ko, anong panahon naganap ang kwento? A. Taglamig. B. Tag-ulan. C. Tag-araw. D. Tagtuyot. Ikatlong tanong. Ano ang unang pangyayari sa kwento? Uulitin ko. Ano ang unang pangyayari sa kwento? A. Nakakita siya ng isang candy na malapit sa kanal. B. Hindi nila napansing ang bunsong langgam ay unti-unting humiwalay sa pila. C. Nawalan siya ng panimbang at tuloy-tuloy na nahulog sa kanal. D. Ang mag-anak na langgam ay abala sa paghahakot ng pagkain at hinahakot nila ito papunta sa kanilang lungga. Ikaapat na tanong. Aling bahagi ng kwento ang nagpapakita ng kasukdulan? Uulitin ko. Aling bahagi ng kwento ang nagpapakita ng kasukdulan? A. Ang bunsong langgam ay unti-unting humiwalay sa pila. B. Nawalan siya ng panimbang at tuloy-tuloy na nahulog sa kanal. C. Bulong ni amang langgam na palaging mag-ingat para hindi mapahamak. D. Iniligtas pa rin ng amang langgam si bunsong langgam. Ikalimang tanong. Anong bahagi ng kwento ang nagpapakita ng wakas? Uulitin ko. Anong bahagi ng kwento ang nagpapakita ng wakas? A. Ang bunsong langgam ay unti-unting humiwalay sa pila. B. Nawalan siya ng panimbang at tuloy-tuloy na nahulog sa kanal. C. Bulong ni amang langgam na palaging mag-ingat para hindi mapahamak. D. Iniligtas pa rin ng amang langgam si bunsong langgam. Mga bata, ang ikalawa at ikatlong bahagi ng inyong tayahin ay nasa pahina 26 hanggang 27 ng inyong module. Maaring ipagpatuloy maya-maya pagkatapos ng ating talakayan. Diyan nagtatapos ang ating maigsing pagsusulit. Nasagutan niyo ba lahat ang tanong? Siguruhing ipagpatuloy niyo mamaya ang pagsagot sa mga gawain. Kung may tanong kayo o nais linawin, isulat niyo na rin ang mga ito. Pagkatapos niyan, may mga gurong naatasang kunin ang inyong module. Isang leksyon ang ating natapos ngayon. Upang mas maunawaan niyo pa ang ating aralin ukol sa paglalarawan ng mga elemento, tauhan, tagpuan, banghay, kaisipan, wakas, at bahagi ng kwento, panimula, kasukdulan, kalakasan, at katapusan, ay gawin at basahin ang mga karagdagang gawain na nasa pahina 28 ng inyong module. Hihintayin ng inyong guro ang inyong text message ukol sa module. Ipadala ito sa numerong nakalagay sa inyong kits. Pwede rin magpadala ng mensahe sa Facebook. Ang susunod nating aralin ay ukol sa pagpapahayag ng sariling ideya, damdamin o reaksyon tungkol sa nabasa o napakinggang kwento, alamat, tugma o tula at tekstong pang-impormasyon. Siguruhing tumutok sa ating paaralang pangimpapawid.
hanggang sa muli nating pagsasama, mga bata. Ako si Teacher Abby Jem S. Grapani. Ako naman po si Teacher Maribeth V. Gokong na nagsasabing dito sa DepEd Davao de Oro, Radyo Z Eskwela, siguradong masaya sa Z Radio 88.5, siguradong lingaw, siguradong kuyaw. Paalam! Radyo Z Eskwela Executive Committee, the school's division superintendent, Eufemia T. Gamutin Sasso V. Assistant school's division superintendent, Dr. Romel R. Handayan. OIC, Curriculum Implementation Division Chief, Karina S. Frasco. School Governance and Operations Division Chief, Dr. Ruben J. Riponte. Members, Cecinia Morales, Dr. Hilda A. Opeña, Dr. Arlene B. Lim, Dr. Eldecris B. Calzadora, Dr. Dexter A. Siquinia, Nohara O. Pinute, Noemi P. Canales, Dr. Grace D. Pontillas, Virgilito C. Fabrices, Juanito Lapiceros, Engineer Norberto S. Manlangi, Jomar M. Dumupoy, Bob Dalan S. Milabat, Medard T. Ampit, and Paz Eugenia Villusino. Technical Working Committee, Productions and Communications, Lorelie E. Quijano, Given G. Hinampas, Judy Land T. Yu, Donna D. T. Bolifer, Mary Rose N. Resma, Riwen Manuel, Irene Lea C. Manguhon, and Bessie Aya N. Banyans. Social Media and Packaging Team, Christian Anhara L. Martesho, William R. Anara, Joan T. Iscoton, Roberto S. Acusar Jr., May B. Istanyol, Richard H. Arellano, Glee L. S. Blanco, Ralph A. Tabanyag, Angelo Gutierrez Jr., and Jade Karen Araiz.